Okay. Okay, para ba tayo magsisimula? Taking me out of this world, I'm gonna go all the way. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Wrote a flower and I'm off the potion. Give me superpowers that I won't stop. To the bank roll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in a squad NASA. But I'ma go all the way A with it, cause I don't feel all the way safe here. Yeah. Spray the champagne shower up in the air. Stunner goggles, I don't mess with the flute. Bought a fisted. Type with no license. Gas load the windows tinted. Still couldn't see me with the zoom on your little vision. Nah, we are not the same. We got different lenses. No one snapping like we something real vivid. Keep it realistic. Quick to split it with my day ones. Got the label making bank runs. Cause a train of thought like a freight, huh? I'm the type to get a late start. You the type to be afraid, huh? I'm the type to never have things. You the type to have it made, huh? Yeah, wave. And I keep you to the flame, huh? Guys, bago natin ikwento ang ating istorya, magpapakilala muna tayo. Ako pala si Dane Grospe, ang owner ng Flip Phenomenal Soul. Teenager days ko, I remember when I was in high school and college, talagang hili ko nang magbenta ng mga ano, NBA cards, Pokemon, mga ballers, if you remember, yung mga ginagamit ng mga basketball player dati. And also, mahilig na talaga ako mag-collect ng shoes. Lalong-lalo na nung nauso yung mga Vans, Converse, Skechers, K-Swiss, kung mga naalala niyo yung mga ganun. Yun na yung ano ko, drive ko talaga. Nagbebenta ako ng mga resell na mga items. Pasok tayo sa pagbabanda, which is pumasok ako sa isang record label, which is ang Viva Records. Ang pangalan ng banda namin noon is The Juans, where nakuha ko doon isang drummer. Tumagal ako doon for almost 5 years. After kong nagbanda for a time, doon ko naman nakilala si Coach Mav, ang Mav's Phenomenal Basketball. So, nag-start ang journey ko with Coach Mav. I think first wave ng pandemic daw was 2020. Pinakilala ko na isang kaibigan namin na si Lucky, kay Coach Mav. Isa sa mga taong tumulong sa akin nung nagpapapayat ako, I remember the first video that I did was with Chooks, si Lapok, si JM, Saito. Yan yung mga unang mga nakasama ko noon. So, after kong makasama ang Mav's Phenomenal for a few months, I decided to do reselling. Dahil wala naman akong sweldo or wala naman akong income nung nasa Mavs ako, hindi pa ako nagvo-vlog masyado nun. Well, I was vlogging, pero hindi pa siya monetized. Sabi ko, I had to do something para kahit pandemic nung panahong iyon, kailangan kong gumawa ng way kung paano ako mag-earn para masustain ko man lang yung food at yung hindi ko magalaw yung savings ko. So, I decided to pull out a certain amount of my savings. To be exact, siguro, 53,000 pesos. Yan, nagsimula ako sa 7 sapatos, 2 medyas, isang bag, mga konti pang item. Diyan ko nga sinimula na gumawa ng page, which is ang pangalan pa nung unang-una na yon, dahil nga nasa Mavs ako, Mavs Phenomenal Basketball. Sabi ko, bakit hindi na lang Phenomenal Soul? So, dun ko nakuha talaga yung idea ng pangalan ng shop before pa lang lumabas yung Flip. Ipinost ko na siya sa IG at Facebook ng Phenomenal Soul. In just a few hours, it was sold already. So, nagulat ako. Sabi ko, grabe yung suporta ng mga tao. So, dun ko pinag-aralan mabuti yung marketing and strategy ko kung paano ko siya masusustain. Habang nagpapapayat ako yung journey ko na yon, in-incorporate ko na ngayon yung pagbebenta ng sapatos. In just few hours, yung mga items na yon, nag-profit ako, I think, ng mga 10,000 pesos. Nire-invest ko siya ulit. Bumili agad ako ulit ng mga items. And then pinost ko, tas nabenta ko na naman siya. May pinapanood akong video sa States noon, Cam's Kicks, kung alam niyo yun. Decide ako to do a content of mystery box worth 100,000 pesos. Kasama ko pa sila Kit noon, sila Saito. And nabenta ko agad-agad lahat ng items na yun. I think just yung mga pairs na yun for just 2 to 3 months. Hanggang lumaki na lumaki yung stocks ko, nabigyan ako ng sarili kong space sa bahay. Nagkaroon ako ng sariling space kasi ginawa na ako manager ng Mavs. 2 to 3 months, halos mapuno ko na yung kwarto namin doon sa Quezon City. So lahat ng profit ko, nire-reinvest ko lang siya hanggat lumaki na lumaki yung stocks ko. So I needed a bigger space, so that's why I decided na sabi ko maghahanap ako ng lugar. Nakahanap ako ng maliit na space kay Kuya Patrick. I remember it was so small. Actually, itong nakikita nyo ito, parang ganito lang siya kaliit. Ganito lang siya kaliit. Tapos yung mga shoebox, nilagay ko sa ilalim, sa gilid. Tapos meron akong konting display noon, meron akong TV. Noong nagkaroon ng consignment, talagang imposible na after 2-3 months ata. After 2-3 months, sabi ko kay Kuya Pat, dahil ano lang naman kami, wala naman kaming kontrata dun sa rent, ay sa nirentahan ko sa kanya.
napaganda ko rin yung space niya, pinaayos ko. Sabi ko, kuya, I think baka hindi na ako magtagal dito, lilipat na ako sa mas malaking store kasi kailangan ko na mas malaking space. Nahalap ko ngayon itong Congressional. Isang unit lang. Doon ako nagsimula. Tapos, in-offer sa akin nung may-ari after a few months, yung pinakadulong unit doon, yun ang ginawa kong main store. Tapos, ginawa kong stockroom yung nilipatan ko sa Congressional. Naglakas loob na rin ako noon. Wala pang assurance talaga kung talagang kaya ng store na masustain yung ganong kalaking monthly rent. And then, pero nagpa-welcome kami ng mga consignment. Naalala ko dati, isang beses lumapit sa akin si Boss Dane. Sabi niya, bakit hindi kaya tayo mag-accept ng consignment? Kaso may isa kaming problema, hindi enough yung space na meron kami that time to occupy lahat ng dadating na stocks. Isa yun sa mga pinakagusto ko na buo naming idea ni Boss Dane. Siyempre, maraming local clothing brands dito na walang physical store. Nagugulat na lang kami, sobrang daming messages na gusto nila sumali. And yun, dumating pa sa point na kami na yung namimili kung sino talaga yung tatanggapin namin. Eh, nakakatuwa lang syempre yung mga pinlalo namin ay nag-work agad in that short period of time. More mas malaking place na kasi sobrang dami na nating pairs. And syempre bukod sa pairs, meron pa kaming merch, meron pa kaming mga sarili namin damit na mga Supreme, Drew, and everything. So, naglakas loob na naman ako. Sabi ko, sige, lipat tayo doon. Kuha tayo na mas malaki. And ay nagkaroon kami ng grand opening noon. Talagang dinagsa ng mga kaibigan nating influencers, ng mga subscribers natin. Nagkaroon kami ng mga usapan na ni Carlo na sumali kami ng mga sneaker con, unbox con, Pampanga sneaker con, and all of these activities para mas makilala yung brand natin, mas makilala yung Flip sa buong shoe industry dito sa Pilipinas. Just imagine after 3 to 4 months or 6 months, parang nagkaroon akong tatlong unit agad sa Congressional. Sabi ko, grabe talaga yung blessings na binibigay ni Lord. I remember having a profit of more than 1 million in just 1 month because grabe yung suporta sa amin talaga. Lalong-lalo na naalala ko, almost every day noon or every other day, nagpapadala kami ng mga sapatos abroad, yung mga supporters natin, subscribers natin na bumibili sa amin. Kahit mas mura yung sapatos sa lugar nila, bumibili sila sa amin just to show their support. And I was just really amazed. Sabi ko, bakit kaya mas pinipili nilang bumili sa akin? Tapos nakakausap ko sila online. Sabi nila na parang, Boss, we just wanted to show you our support here in Canada, Australia, and all of these countries na napapanood nila yung videos natin. And also yung mga tao dito sa Pilipinas. Agad-agad, dinipat, nagkaroon ako agad ng branch sa Las Piñas, sa BF Resort Village. I was offered a very good space there for a very cheap rent price. Meron tayong project dito. Tayuan na natin to agad ng store. So, nag-decide ako na bumili agad ng sariling stocks ng Las Piñas, which is headed by Labo. Pinomote natin si Labo from being a bartender, ngayon, naging sales boy, ngayon, naging supervisor ng sariling store. Pero yung ugali niya, parehas pa rin. Wala lang bago sa kanya. Si Coco Lamon pa rin talaga siya. So, now, right now, we have about 14 employees sa ating dalawang store to just see the journey na pinagdaanan natin with the help of Arvin editing this short documentary. I think ang gusto ko lang, ang message ko talaga, itong nakikita nyo ngayon, yung intro na pinakita namin sa inyo kanina dito sa Tomas Morato branch natin, this was just all a dream before. Pangarap lang to. Napapanood ko lang to sa mga kaibigan ko sa industriya, yung binibilan ko ng mga sapatos, sila Ron De Vera ng Shoe Game Manila, sila Sir Lerwin Yap, sila Joff, ayan, yung mga bagong kaibigan natin ngayon, sila Randrell, sila Aftermarket, si Matthew, sila Kenneth, sila Jonas Adriel, It's Soul Gold PH, sila Jeff Ong, Sir Big Boy Cheng, yung mga pinapanood ko lang ngayon. And now, grabe pala talaga yung blessing na pwedeng dumating sa'yo as long as you just keep on grinding. When you have a dream or kung meron ka talagang gustong gawin, don't settle for less. God is building up something in you. You just have to know. You just have to follow. Really figure out kung ano yung plans niya for you. And here we are. This is just the beginning, actually. Ito yung simula ng malaki. Kasi ang plano ko talaga is to have multiple stores around Philippines. Like, magkaroon sa Cebu, Davao, sa iba't ibang lugar pa, Cavite, sa Laguna, Pampanga, and all these areas. And I'm just really excited to share this story with you. Na maging consistent ka lang sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng aspeto. Even though nasa business world ka, or empleyado ka, or kahit nasan ka man, you just have to be consistent. This is the story I want to share with you guys. And of course, gusto ko magpasalamat sa mga taong tumulong sa akin. Lalong na
kay Ate Awen, kay Coach Mav, and syempre sa parents ko na tumutulong sa akin. And of course, sa mga friends and people who believed in me. People who really saw the vision and the dream that I have. I've known my Baba for more than 10 years now. Naging kaibigan ko siya, naging lover ko siya, naging kaaway ko siya, naging kanegosyo ko siya, naging katrabaho ko siya, lahat na. I admire you so much for being such a busy bee. Alam mo yun? You're just always wanting more, always wanting to do more, kahit nasa bahay ka lang. Whatever you want, I know you can get it. Kasi when you dedicate yourself into something, you give your best and you give your all. I always tell Dane, minsan tahimik kami, tas I would just ask him, I would just stare at him, being in awe na he's my partner in life. I can call him my partner. And I always tell him na, do you even know kung anong value mo as a person, as a businessman? He would just be dumbfounded and be like, what? He doesn't. And I'm sure the people around him would see it, kung ano hindi niya nakikita sa sarili niya, na his potential as a person. I know hindi pa niya na-fulfill. I know madami na niyang nagawa, but his potential is limitless. Diba? Some would see this as the peak or the summit, but no, I think this is just the start compared to his potential. I will be here with him. And to be part of this story, of this journey of Flip, is an honor. And it's not just Flip. We have businesses coming out, so watch out for that also. Venture kami into other businesses. Manufacturing, distributing, restaurants, and bars. So watch out for that also. Flip here! Pero syempre, unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan si Lord. Kasi siya naman talaga yung dahilan kung bakit meron tayo lahat na ganito. Kung bakit tayo meron mga ganitong blessings, bakit tayo nabubuhay, just waking up the next day, pagising mo, buhay ka, it's already a blessing. So, unang-una kay Lord. Pangalawa, sa mga taong naniniwala sa akin, which is mga taong nanonood nito on your phones, on your laptop, sa mga desktop nyo, yung mga nanonood nito sa mga gadgets nyo. Maraming salamat sa inyo and sa mga suporta na ibinibigay nyo sa Flip. Ganun din sa mga VIPs, sa mga regular clients namin, sa mga taong nakilala namin in the past few years, sa mga stores, sa online. Thank you guys so much for your support. And of course, gusto kong pasalamatan ang Mavs Phenomenal Basketball, si Coach Mavs, sila Ate Awi, ang Bex Battalion, si Chad, ang unang-unang collaboration na nagawa namin. I think nung nilabas niya yung video na nag shopping siya sa store natin was about 1 million views on YouTube. So, grabe din yung sales namin noon after that. And then, kila Tito Vince, kay Ma'am Tony Fowler, maraming salamat. Sa The Juans, sino pa ba, man? Von Ordonia, ng Billionaire Gang, thank you so much. Brusco Brothers, Jonah. Ito yung mga taong na pumunta sa store sa Justin Vasquez, Arthur Neri, Adi. Sino ba? All my friends from the South, maraming salamat sa inyo. John Roa, si Flo G, maraming salamat. MJ Kayabyab, Ion Perez, maraming salamat, boss. Siyempre, yung mga Mobile Legends friends natin. Si Yawe, sila Chakno, Agassi Ching, sila Jai, maraming salamat. Boss Doggy, maraming salamat din po. And to everyone na talagang sumusuporta sa atin, and lalong-lalo na kay Baba, sa family ko. And to Boss Julius, thank you so much for your trust and support. At I'm just really excited for the next ventures that we will have together. And syempre, lalong-lalo na sa mga subscribers natin, sa current natin, sa mga past subscribers natin, thank you guys so much for believing in me. And my promise to you is to give you videos and contents that will inspire you. Not to manipulate you, not to give you a toxic videos, pero an inspirational story, an inspirational videos na talagang meron kayong matututunan. And that's what we're gonna stick on. Yun lang yung gagawin natin. So guys, maraming salamat sa suporta nyo. Bumisita na kayo, guys, sa Tomas at sa Las Piñas. God bless you. And I'll see you on the next branch of Flip Phenomenal Soul. Flippy. Hi, ako po si Dane Grospe. 21 years old po, galing Las Piñas. Yes! Sad. Yes.
Uy, hindi chinchan. Ano pa nga nung ano, Ninong Ray? Yee!